May gusto muna akong itanong kay Sir Enrique, who can be another Cinemalaya Tony Cuanco. Enrico. Enrico, bakit Amorosa? Ang patakang hilig-hilig mo nung usa una, aswang. Ito naman ngayon, Amorosa. Parang siniswerte po tayo sa mga title ng babae dahil pagka nag-horror ka, yung female character na nagko-convey ng fear and love at the same time. So, nagustuhan naman ng audience ang original na title nito, Ganti. Kaya nga naging subtitle na lang, The Revenge. Pero Amorosa is actually, well, technically speaking, is a kind of plant, isang uri ng bulaklak. Tapos napangalan doon ang title role nga na si Angel kasi ang pangalan niya Rosa. Which is symbolically, parang mapagmahal siya na babae. So, ganun lang naman kasimple yon. Pero dahil nga rare yung pangalan, marami nagtatanong kung ano ang Amorosa. Nagamit na rin namin kapital para sa promo. Ito ngayon si Mario Bautista for his question. Dun sa mga nandito, paki-explain lang yung role ng bawat isa. Tapos, sino mag-explain dun sa role ng mga wala dito? Sina Empress? Ah, nandiyan ba si Empress? Hindi ko kasi nakikita. Anyway, yung mga wala dito, paki-explain ko ano yung role nila. Thank you. Let's start with Angel siguro kasi siya yung title role. First title role mo to, di ba? Yes, Sir Mario. Thank you po. Si Rosa ay isang ina na mapagmahal nga. Mahal na mahal niya yung dalawa niyang anak. Pero she had to make a decision. At dahil dun sa decision na yon, nagbago yung takbo ng buhay nila ng mga anak niya. So, yun. Basically, yun lang yung character ni Amorosa. She loves her two sons very much. But she had to make that very, very important decision that changed the lives of everyone. Yan po. At isa ko pang anak pala dito, si Martin Del Rosario. Yes, nawala po siya, pero papunta na po. Ayun. Galing kasi ng taping ka. Oo nga eh. Ayun, so, si Martin? Si Martin siya po, si Amiel, yung kapatid ko po dito. Ayun, ako naman po si, kasi sobrang deep nung hindi pa pwedeng sabihin eh. Sa movie na lang yan, pero si, ako po si Romel, anak din po ni Miss Angel Aquino, kapatid ni Amiel. Yung story ni Romel, siya yung, basta sa nagbago ang buhay niya, nung ginawa nga ni Rosa ang decision na yun. So, doon tayo maglalaro doon sa conflict ng mag-ina. So, doon po tumatabong ang story ni Romel. Yun po. Ako naman po, si Sandra po ang pangalan ko dito. Isa lang ho siya ang probinsya ng babae na in love ho kay Jerry na si Carlo Aquino po. At abangan po ninyo kung ano ang mangyayari kay Sandra dahil parehas po sila ng parang nangyari kay Rosa, kay Miss Angel po. So similar po ang nangyari sa kanila kaya abangan po ninyo yun sa pelikula. Ako naman po dito si Amanda and may childhood friends kami ni Romel, ni Enrique. And yun, magkikita sila ulit pag bumalik na sila dun sa bahay. Tapos yun, madadamay lang ako sa buhay nila ni Rosa. Ako po dito si William. Magbabarkada kami nila Enrique. Tapos, nagkagusto ako sa love interest. Sabi nga si kay Jane. Tapos parang hindi niya ako gusto. Kaya nakagawa ako ng... And epekto na rin ng bawal na gamot. Mga drugs, ganyan. Nakagawa kami ng hindi maganda na... Yun, yung pinagsisihan namin. And, yun, marami kasing hindi pwedeng sabihin. So, sana abangan nyo po. Opo. Tsaka sana, si Rosa pala, she carries with her this guilt throughout her life as a mother. She carries with her this guilt na yung isang anak niya ay mabubulag dahil sa genes niya. So, inborn, yung isa kong anak, si Amiel, mabubulag siya pagtanda na niya. So, dala-dala ko yung guilt na yon. Kaya
maraming conflict si Amorosa bilang isang ina. Yun po. Anyway, marami po kasing horror films ngayon. Anong kaibahan nitong Amorosa sa ibang mga horror movies? Actually, marami ho, ano, other than mas magagaling yung actors dito. Yes! Isa po, actually, means, nalilito nga ako kasi pwede rin pang Mother's Day yung movie namin eh. Dahil sobrang napakaganda ng drama namin dito. And then, of course, the horror, one step up, mas pinahirapan ko, pinaganda yung treatment for the... Direk, pwede daw pakilakas dahil, ano, dahil hindi na maririnig ni Rose Garcia. So, yan, mas magpinaganda ko yung horror dito, mas mahirap yung mga ginawa namin dito, napakaraming wiring, then CG, and then, yun nga ho, sabi ko, pwede rin siya pang Mother's Day kasi yung movie namin is really... has really ano parang a heavy drama taste no appeal. So ang ganda ho, non-stop suspense. So sa akin, para sa akin ito yung the best. Dadagdagan ko lang po. Siguro sa dami nga ng horror, kinakailangan din nating magkwento ng bagong paraan, and I think we found a very beautiful gem sa pagkakadirect ni Direk Topel ng Amorosa kasi napaghalo niya ang classic Filipino horror, psychological thriller, family drama, and at the same time, mahirap ikwento pero pag napanood niyo malalaman niyo parang may tatlong Sophie's Choice sa loob ng pelikula. I think that's a major twist ng storya. Matwist po ang kwento na to dahil may tatlong karakter na kailangang mamili ng life and death na mala Sophie's Choice. That's Angel, and then one is Empress, and then one is Enrique. Ayun. So, parang pag nanunood kayo, sasabihin nyo, kung ako nasa sitwasyon na yun, pipiliin ko rin ba ito o yaan? Ito ba ang bubuhayin ko o ito ba ang papatayin ko? So, siguro hanggang dyan na po ang pinakasagad nating may kwento, baka mag-giveaway eh. So, I think pag napanood nyo, makikita nyo na it has everything that you want in a classic horror movie. Talagang takutan, pwede nyo yakapin ang kadate nyo o ano nyo. Hindi nyo, kahit hindi nyo kadate, yakapin nyo. Pero aside from that, may puso po at may konting pag-iisip para ma-challenge naman ang ating mga panonood.